Isang napakahalagang revelasyon ng Panginoon ukol sa kanyang sarili ay ang sabihin na ako'y si ako nga, na siya ay Diyos. Dahil ang ganitong turing at pangalan ay pwede lamang ibigay sa Diyos. Hindi siya niya sinabing ako'y si sa nakaraan, kundi ako'y si ako nga. Nagsasalita siya sa pangkasalukuyan dahil siya'y Diyos ng mga kasalukuyang panahon at ang kanyang pananatilit presensya ay para sa kasalukuyang panahon. Bagamat ang Diyos ay kumilos sa nakaraan dahil siya ay Diyos ng kasaysayan, kung paanong ang mga Israelita ay kanyang tinulungan sa maraming pagkakataon, ang leksyon sa buhay ng mga Israelita ay leksyon din para sa atin. Kaya, kung magiging bahagi man ng nakaraan ng ating buhay, ito'y angkunin ang mga leksyong magaganda sa nakaraan, kung paanong doon ay kumilos ang Diyos, at gamitin natin ito bilang ating sandat at lakas sa ating paglalakbay. Mahalaga ang ating kasalukuyan dahil tayo ang nakikihamok sa araw-araw na kinahaharap nating mabibigat na alalahanin at pagsubok sa buhay. Kaya hindi tayo pwedeng mamuhay sa nakaraan. Baonin lang natin ang mga gandang leksyon nito upang tayo maging matatag sa pagharap sa kasalukuyan. Hindi rin naman tayo pwedeng mamuhay para sa hinaharap, sa future, dahil hindi pa ito nangyayari at hindi natin ito mapanghahawakan dahil hindi pa ito dumarating. Wala tayong control sa hinaharap. Hindi nga natin alam kung may future pa tayo, kung bukas ay buhay pa tayo. Pero bakit nga ba, mga kapatid? Tayong mga tao ay plano ng plano para sa hinaharap, para sa kinabukasan, as if yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Pero ang totoo, ang mas mahalaga ay ang kasalukuyan. Dahil ito yung pwede nating hawakan dahil buhay pa tayo. Kung ano man ang ating natutunang leksyon sa nakaraan, ito'y gagamitin natin sa pangkasalukuyan. At kung may natitira pa sa ating bukas, Diyos na lamang ang bahala doon. Ang mahalaga ay to live in the present moment. Dahil tayo ay kinakausap at ang presensya ng Diyos ay palaging nasa sa atin sa kasalukuyan. Kaya, huwag tayong tingin ang tingin sa hinaharap dahil meron tayong kasalukuyan na dapat tingnan at doon ay ating alamin kung paano ang Diyos ay kumikilos dito sa mga pangyayari sa ating pangkasalukuyang buhay dahil mahalaga ito upang tayo makausad kung meron pa mang naghihintay sa ating bukas. Kung may bukas pa nga tayo, mahalagang we live our life to the fullest in the present para mas maging matatag pa tayo, mas mayroon tayong baong lakas mula sa Diyos kung nakita natin ang Diyos ay buhay sa mga pangyayari sa ating buhay sa kasalukuyan. Kaya mahalaga, mga kapatid, sa ating buhay na tumingin tayo palagi at huwag nating masyadong pag-abalahan ang bukas sapagkat di naman natin pwedeng panghawakan ang bukas. Darating at darating ang mga bukas sa ating araw. Pero kung ito'y darating pa o kailan, hindi na natin ito hawak. Pero ngayon ang hawak-hawak natin ay buhay pa tayo at ito yung hamon sa atin ng Diyos na nais niyang makipagniig sa atin sa mga pangyayari, mumunti man o malalaking bagay sa ating buhay. Kaya nga palagi, mahalagay, mamuhay tayo sa kasalukuyan. At huwag din naman tayong paalipin sa mga nakaraan kasi
Sabi nga, we cannot cry over spilled milk. Nakaraan na yun. Ang mahalaga'y ngayon na. Dahil ngayon tayo kinakausap ng Diyos sa mga buhay natin, ano man ang nangyayari. At mahalagang hindi natin mapalagpas ang panahong ito dahil ito ang mahalagang babaunin natin kung totoong may bukas pa sa atin naghihintay. Di nga natin alam kung bukas gigising pa tayo. Kaya wala tayong panghahawakan ni mamaya. Iba? So mga kapatid, hingin natin sa Diyos na sana'y tayo bigyan ng tinatawag na discernment para tayo palaging tumingin sa mga pangyayari sa buhay natin at manalangin tayong maliwanagan sa mga pangyayaring ito upang mabakas natin ang malakas na kamay ng Diyos kung paanong nakita ito ng mga Israelita sa kanilang pagtawid at paglikas mula sa pagkakaalipin. Dahil tayo rin ay maraming kaalipinan ng mga pinagdaraanan, lalo na ang kasalanan. Kaya mahalaga na maging kasangga natin ng Diyos sa hamon at laban ng buhay dahil Siya lamang talaga ang maglilikas sa atin sa anumang kinasasadlakan nating kahinaan, kamatayan, sakit, at kasalanan.